Shout out po muna tayo kay VJ Garcia, Jeffrey Corpos, Jimron Gonzago from Silang, Cavite, Roberto Mabansag, TPC members, Jonathan Milliaquinto from Moncada, Tarlac, Jan Ray Galliposo, Ken Labares, and Kick Sanity. Salamat po sa wala ninyong sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin, paki-like and subscribe naman po. At huwag niyong kalimutan ang pag-click sa notification bell para palagi kang updated sa mga videos natin. Tara na sa bago nating topiko. Doon pala po sa nagtatanong sa fuel consumption ni Pixie. Okay. During po sa long ride namin na pumunta kaming Ayutthaya, yung fuel consumption niya is 42.6. Bumaba siya from 42.8. Okay, nung pag install ko nitong kay Tanakon Hongtong na sit up talaga ay nakapagtipid ako ng gasolina kasi noon kasi ang gas consumption ko ay 42.2 or 42.3. Okay? Yan naglalaro lang 'yan pag dito lang ako 42.3 pero pag malayo-layo yung pupuntahan ko 42.2. Pero nung nag-upgrade ako sa set ni Tanakon Hongtong ay nagiging siyang 42.8. Wow, ganda. So, nakapagtipid ako ng ng gas. Pero noong nag long ride kami sa Ayutthaya, ay bumaba siya. Nagiging 42.6 kasi bumba-bumba 'yun eh. Habulan 'yun. Hinahabol ko nga yung mga malalaking CC. Pero ngayon po guys ay palibot-libot na lang ako dito ay siya nakatipid na naman ako ng isa. Tingnan nyo ang panel guides ni ni Pixie. Ayan po kung nakita nyo, ayan nagiging 42.7. So nag-settle down na siya guys, so naglalaro lang talaga siya sa 42.6, 0.7 and 0.8. Yan po talaga. Hindi na tumaas, hindi na bumababa. Pero sa average siguro, yan na siguro 42.7. Parang yan na talaga yung fuel consumption niya. Sa'yo dyan, magkano naman? Kumusta naman yung fuel consumption niyo? Ang ganang setup nito guys, kasi nagpalit na ako ng fuel injector ng throttle body, yung kasama niyang manifold at saka yung pulley set na galing kay Tanakon at saka yung 60 na gear or sprocket sa motor natin. Ang ganda po. Tapos ang hatak niya, makikita niyo naman sa video nito sa long ride namin sa Ayutthaya. Sige, huwag niyong kalimutan din ang panoorin itong part 2 nito. Kasi ang place na yon talaga guys ay napakaganda po. At saka maganda talaga yung kuha sa GoPro Hero 9 Black po. Kapag nag-shoot ka ng ng tanghali, akala ko kasi hindi ko kasi makita yung yung screen niya kung yung porma nung pag-shoot ko kasi putok na putok yung araw. Ayun, pag-check ko sa laptop ko, nako, ang ganda. Natural light pala yung yung araw. Pang outside talaga itong itong GoPro. Ang ganda po talaga. So, tips ko sa inyo, pag mayroong GoPro kayo, mas maganda kung tanghaling tapat kayo mag-shoot. Ngayon lang, ang init po, ang init. Tapos, nakikita ko din doon ng pinapalakad-lakad ko si Pastor. Para siyang
para siyang cinematic effect. Ang ganda. Ganda po. So, huwag niyong kaligtaan po. Huwag niyong kaligtaan ang panoorin po ang part 2 nito. Sige po. Guys, ngayon po ay ito po ang first ride ko sa grupo sa FRT. Iano ko muna tong ano nila. Si ano po, sir, pangalan mo? Christian. Ito po yung motor niya, si Baby po. At saka yung leader namin, si Pastor. Sir, I forgot your name, sir. Steve. Okay. Malalaki yung mga motor nila. Okay, thank you very much. So, this is my first ride for the group, guys. Okay. Uy. Sorry, sorry. A minute, a minute. I forgot. Come. So, Bibo. Okay. Ito na po. Masubukan natin si Pixie, yung long ride niya. Ang mga kasama natin ay puro mga malalaking mamaw po. Tingnan yung mga motor nila, sobrang laki. Pero sabi ko kay Pastor, be gentle with me. At saka kay Biblo. Oh, Biblo. Parang na-miss ko tuloy si Biblo, ah. Si Pixie pala. Okay. Ito na mga kapiksi, yung ride ni ano, ni Pixie, long ride po kasama ang FRT. So punta kami ng Ayutthaya, ilang oras ba to? So sunod lang ako kay Pastor. Guys, pag hindi ako magsasalita, okay lang, kasi medyo focus tayo sa driving. Mga ano na, mga veterano tong mga kasama ko. Palagi itong naglulong ride. This is my first time, guys, so pray nyo ako, ha. I-pray nyo rin si ano, si Biblo. Biblo, palagi kong sinasabi si Biblo yung ano, Honda Click ko. Si Pixie pala, sorry Pixie. Sorry po Pixie. Okay. Medyo distansya din tayo.
Baka biglang mag-brake si Pastor. Maganda rin ano, kasama to sila kasi mga Christian po. So parang hindi ka rin maano, ma-out of place. At saka panatigdad nyo ng ano, ang loob mo na may ano, may angel po na nagwa-watch sa'yo. Parang punta yata ito ng ano ko ah, school ko ah. Okay, hindi ko na ginamit yung ano, yung cellphone ko. Kasi sunod lang ako kay Pastor. Sabi ko kay Pastor, yung mga 120 lang, 120, 125 po. Sabi ko sa kanya. Although na ano, capable naman tong si Pixie. Pero hindi ko pa to ano, nasubukan 150. Baka pag mayroong mahaba-habang daan dito, tingnan natin. Yung mga malalaking mamaw nandun sa likod ko. Nasa gitna po ako, guys. Feeling safe ako kasi nandito ako sa gitna. Yung leader namin yung nauna, at saka yung mga mababait kong ano, kasama yung dalawa. May isa pang foreigner si Steve, mabait din niya. Bitirano na din yun si Steve, guys. Naglo-long ride yun sa kanila dun sa Amerika. Excited kagabi pala, guys, hindi ako nakatulog ng maayos. Parang ano ba, parang naiisip ko palagi, ano kaya ng ano tsura, ano kaya, makaano kaya si Pixie, kayang kaya kaya niya pag ganito. Parang relax lang si Pixie. 100 110. Hindi naman makabuilo sila kasi ang daming sasakyan po. Siguro si Pastor sa akin ay kasi 110 lang yung ano niya. Okay, ayun na, parang ano na, babanat na yata to. Sige Pixie, eto 120 na kagad si Pixie, oh. 121. Sarap talaga mag-bike, guys. Noon pa to, sa ano pa, bisikleta pa yung ano, dinadala ko. Palagi din kaming naglo-long ride sa kaibigan ko. Okay, sana to 346 highway number 346. Ayun, hindi na ako mangangamba nito na mapunta sa ano, sa tollway. Ay ito, guys, masusubukan na
Masusubukan to. Okay. 120 na. 124. Sige, Pastor. $126 na yato. $125. Inor tayo. Relax lang ang motor, guys. So, tingnan nyo. Sabi ko nga sa'yo, worth yung ano, upgrade ko kay Bixi. Yung $120, money. So, kung gusto nyo ng ano, speed performance, wag na kayo magkinoripot, mag-upgrade sa P6 nyo. Ito nga oh. Ganda, saya. Woo! Chill ride lang si Pixie oh. $125, naawa si Pastor sa akin. Gusto ko to sana ng ano, subukan hanggang 140. Pero si Pastor ano lang, chill lang siya. Lapitan natin ng kunti para medyo bumilis siya. Ito. Alam niyo guys, yung motor ni Pastor 1200cc yun, BMW. Wow! Ayun. Wow! 130, 131. Wow! Hindi pa, relax pa si Bixi. 131 ah. 131. Kaya pala ni Pixing sumabay sa kanila. Basta yung leader hindi lang ano, masyadong mabilis. Alam na niya yung kahinaan ng ano, kasama niya. Magaling to si Pastor na leader oh. Tapos yung mga kasama na, mga kasama ko nandun sa likuran ko. Grabe. Umabot ng 131 tayo. Okay. Relax pa. Ganda. Salamat sa ano, sa experience. Ito ang pinaka first time kong pumunta sa Yutaya na nakamotor. Okay. Okay. Pag dito pa, walang problema si Pixie kasi ang daming sasakyan. Pag nandoon na sa open highway siguro, masusubukan natin kung aabot pa to ng 140. Pero parang kaya yata guys. Ganda talaga ng seat up nito ni Pixie. We'll be right back.
ayos. Umabot siyang 131. Okay, nandito po kami sa traffic, guys. Nakita nyo kanina, umabot siya ng 131. Ito pala yung mga kasama ko, guys. Si Christian at saka si Steve. Okay, focus na tayo. Relax talaga itong sitting, ano, sitting position ko talaga, guys. Pang ano talaga, pang touring talaga itong ano, itong PCX160. Tingnan nyo, hindi ako nakaupo. Umabo tayo ng 131. Chill-chill lang, guys. So, pag gusto nyong ano talaga, speed performance niya, huwag na kayong makatubili nito. Bili na kayo. At saka, pag gusto niyo ring ano comfort, guys, bili na kayo ng magandang shock. Tapos piliin niyo yung at least may rebound, hindi lang yung mayroon ka lang ano preload. Hindi yan enough, guys. Hindi enough yung preload lang. Kasi yung rebound importante yan. Okay. Sarap palang mag long ride, guys. Especially kung marami kayo. Kasi ako lang talagang nagra-ride kay Pixie. This is my first time talaga na mag long ride siya kasama yung FRT. Yahoo! Kayang-kaya sa motor, basta hindi lang iwanan. Basta hindi lang iwanan ng leader. Pero pag grupo naman talaga, eh sabay naman talaga kayo. Hindi naman to habulan para ma-enjoy mo yung ride. Kita nyo yon, tumatalon-talon yung motor. Pag hindi pa maganda yung shako, nako, parang sinipa na yung likod ko. Kaya kailangan talaga comfort. Dito parang open highway yata to. Baka bibilis na si Pastor dito. Okay. Oh. Careful.
Importante talaga ang leader, guys, sa grupo. Kasi siya yung nagli-lead ng group. At saka kailangan ano, protektihan din yung mga weaklings katulad ko. Kasi ako yung pinakabunso nila. Imagine niyo yung mga motor nila, guys. Pinakababa 650cc, ang sa akin 160. Ano yung ano, diferensya 400 o 500. O mga ganyan, almost 500. Lahat buwa lang. Okay. Sana makaya ng battery natin para makaver ko lahat. Sana abot ito ng 1 hour. Okay, sarap talaga mag-riding. Say guys, ang sarap talaga kapag comfortable ka sa shock mo. Nakaupo ka, chill-chill lang. Okay po. Pag hindi ko pa pinalitan tong dalawang shock ko sa likod at saka sa harap, wala na. Balbal na yung katawan ko. Pero ito, sarap, parang nakasakay ka ng kotse. Kita yo. Magmuna. Okay po. Ito, open highway na, guys. So, hindi ko to mahanap ng daan to sa ano. Pero hindi ko pwedeng lampasan si Pastor kasi naawa yung Bixi. Hindi naman natin alam yung puntahan natin. Susunod lang tayo. Baka tutuhanin tayo ni Pastor, eh, 1200cc yung BMW niya. Okay. Woo! Ganda. Ito talaga ang mga ano, mga feeling ng mga riders. Hindi to maano sa iba kapag hindi ka talaga riders. Okay. Sa akin kasi, kung sa akin lang ha, ito pampadistress ko sa ano, sa trabaho, sa school. Pag nababagot ako, naboboard ako, nagbabike ako. Kahit wala pa akong motor noon, bicycle lang. Yun talagang ginagawa ko. Nasisiyahan ako eh.
Kaya katulad din tong mga kasamahan ko, baka mga freak pa yata to kay sa akin eh. Kasi si Steve nga, sabi niya naglulong ride siya sa Amerika, state to state yung ano ginagawa niya. Just imagine, ang dami na niyang napuntahan. Tayo, ayo tayo pa lang. Nagpasalamat talaga ako na ano, nakilala ko tong si Pastor. Tapos sa first kung ano, sabi ko, may group ko, may grupo ka ba dito? Sabi niya, oo. If RT, akala ko member lang siya. Eh, siya pala yung founder, founder at saka leader. Inoon, nagra-ride sila, hindi ako sumasama. Kasi po, ay alam niyo naman. Come on Pixie, you can do it. Can do it, you can do it. Can do it, you can do it. Can do it, 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 can do it. Kita mo, bumirit ka agad si Pastor nung nag-overtake siya. So, minsan talaga nakalimutan tayo. Buti na lang nag-minor yata. Naalala tayo guys. Okay. Kasi nag-overtake siya, biglang marurot, ang bilis. Parang ano yata, yung pagharurot niya, mga 120-130, ang bilis. Grabe, yung sa akin na tinutol ko, parang ang tagal. Kasi ang layo eh. O dito. Ah, ito ng open highway. Come on, Pixie. 120. Okay. Woo. Kaya mo to, Pixie. Ayun, sa mga ganitong pagkakataon, mafe-feel mo na talaga na may kulang talaga si Pixie, yung speed niya. Okay? May limitasyon talaga. Sa bagay, scooter to at saka 160cc. Tapos yung mga kasabayan mo ay mga malalaking mamaw na tag 1000cc up. So pero magpasalamat pa rin ako oh. Medyo nakasabay din siya sa mga ano 100 120. Yahoo! Okay. Oof. Daming sasakyan ah. San tayo? Ito ng mga open highway. Thank you.
yung mga kasamahan ko, inaalalayan nila ako nasa likod. Parang hindi ako yata pa ano yun ito ah. Ini-screen out niya ako. Mas okay pala kapag naka-upgrade ka ng ano guys, ng panggilid at saka yung mga upgrade na nilalagay ko. Kasi kapag stuck pa to guys, wala na. Hindi pwede. Max out na yung ano mo. Eh yung stuck nga hanggang 116 lang, ipaano na, nababagot na yung ano grupo sa iyo. Okay. Ah. Ayos. Sarap. Sarap mag long ride. Okay. Ayun na. Op. Oh.
Bitirano na talaga to si Pastor, oh. Pati ba't si Lord sininyasan niya? Ayun. Yun ang maganda. Okay. Meron pa tayong battery. Kalahati na kaya tayo? Grabing hot dito. Oh. Parang ano yata to? Parang anong tawag nito? Ayun. Ito na. Ang dami ano. Eh, bilis ni Pastor, oh. Tingnan nyo. Ano, ang layo na niya. Nagpagod si Pastor. Sige, Pixie. Relax lang. Ayun ang layo na niya. Ala. Ayun. Oh. 121 na tayo. Hindi kaya. Oh, yung kasamahan ko si Christian, nag-minor. Okay. Muntik na akong maiwanan. Yun. Yun, mapipil mo talaga na kailangan ka ng mag-upgrade. Kasi hindi naman to pang long ride tong si Pixie talaga na ang kasabay mo ay yung mga 1000cc o mga ano yung pinakababa 650cc. Maganda talaga guys ang ano guys. Sabihin ko sa inyo, yung ano RSB Racing Spring ang sarap talagang ibangking. At saka sa mga match talaga siya sa ano sa YSS. So ang gandang upgrade sa comfort. Pag hindi pa siguro ako sumama sa kanila, nandoon na siguro tong mga to sa ano, sa destinasyon. So ito na mga guys, yung ano, hinahanap nyo na long ride ni Pixie. Ang bait ni Steve talaga. Nasa huli talaga siya. Tinatansya lang niya yung ano, yung takbo ko. Pero si Christian umampas sa akin. Akala ni guro ni Christian, wala, umabot na ako ng 130. Kung bago lang po kayo nakabisita sa channel ko at marami pa po kayong tanong tungkol po sa motor na to, pakiclick lang po ang playlist ko. Marami na kasi tayong mga videos doon. Baka po masagot lahat ang tanong na nasa isip nyo. Salamat!